Okay. Yeah, ang ginawa ko lang po ay nilinis ko muna ang dahon niya ng water. Eto, water lang. Tapos, after nang malagyan ninyo, malinis niyo ng water, eto na ang ilalagay ko. Mayonnaise. Kaya makikinang siya. Makintab siya. Ganyan. Ang orchids po ay kailangang naiinitan din. Pero not direct sa sun. Pwede dito lang sa may bintana. Ganyan. Para maliwanag lang siya. At hindi rin ako naglalagay ng fertilizer kasi nasa loob naman siya ng bahay. So, once a week lang ang pagdidilig. Ganito pala yung pagdidilig ko. Ganito lang, oo. And then this is the water. Ganyan lang. Soak lang yun ng saglit. Tapos yun, oh, basa na yung ilalim niya. Huwag niyong didiligin sa top. At saka huwag niyong puputulin yung ugat niya. Ito ugat niya to. Huwag niyo itong puputulin. Hayaan niyo lang siya. Yan, ganyan lang ang pagdidilig. Oops. Ganto lang, oo. Oh. Yan. Isok nyo lang saglit. Para mabasa yung ilalim niya. Eto. Ganyan. Okay. And this one. Eto. Isok din ninyo. At saka ang pagdidilig nito once a week lang. Eto. Yung orchids kung yun na sa bintana, ang bulaklak nun is 1 year na. Hindi pa siya nadadry. Ayan o. Ganyan. Tapos ito. Ganyan. Okay. Medyo mahaba na ang bulaklak niya. Ganyan lang po. Ayun o, makikinang siya. Mayonnaise lang. Lahat ng halaman ko dito sa loob ng bahay, mayonnaise ang ginagamit ko sa dahon niya. Para maganda at makinang. Ganyan. Pati bulaklak niya, magaganda. Ito. Dito ko lang siya nilalagay. Dito. Ito lang yung place niya. Hindi masyadong direct sa sun. Ito. Ganyan lang. Yan. Basta yung naliliwanagan siya, close sa bintana. Doon yung lalagay ang inyong mga orchids para hindi siya mamatay. Okay, guys. Yun lang. Don't forget to like and subscribe. Bye.